Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tanong ko lang, mahilig ba kayong magbigay ng komentaryo tuwing may naririnig kayong isyu na nakapukaw sa inyong interes? Kung ganun, natitiyak kong magkaka-interes kayo sa paksang ating tatalakayin sa hapong ito. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Halina't sabay nating hihimayin ang paksang komentaryong pangradyo. Ang oras ay 1:00 ng hapon. Hatid sa inyo ng DepEd Radyo Siskwela. Pakikinig ang puhunan sa pagkamit ng kaalaman. Sulong edukalidad. Sumahim papawid sa Z Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Oras na upang pag-aralan ang module 2 ng 3 markahan. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa himpilang ito, lalong-lalo na sa ginigiro naming mag-aaral sa 8 baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Filipino. Natutuwa kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Teacher Cy Chris U. Madino, mula sa mataas na paaralan ng pantukan. Katuwang ang aking partner na si Teacher Amelyn B. Jimenez ng mataas na paaralan ng Mungkayo, ang makakasama ninyo sa episode na ito. Tiyakinin ninyong kayo'y nasa maayos na lugar upang komportable ninyong mapakikinggan ang ating panghimpapawid na talakayan. At gaya ng lagi naming binabanggit sa mga nakaraang broadcast, kung sakaling kayo ay may nahirapang intindihin sa mga gawain sa module na ito, huwag mag-aatubiling konsultahin ang inyong guro sa Filipino o di kaya'y magpatulong sa inyong gurong tagapayo. Maari rin kayong humingi ng gabay sa inyong mga magulang o sa mga nakakatanda ninyong kapatid o sino mang kasama ninyo sa bahay na pwedeng makatutulong sa inyo. Handa na ba ang mga magigiro naming mag-aaral sa 8 baitang? Siyempre, dapat handa na. Kunin ang inyong module, kwaderno, papel at panulat at muli naman nating galugarin ang mundo ng araling Filipino. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa module 2 na pinamagatang komentaryong pangradyo. Ngunit bago tayo magsimula ay dapat sundin ninyo ang mga tagubilin upang mas maayos ang ating talakayan. Una, kailangang nakatuon ang atensyon, pandinig at isipan sa broadcast na ito. Ikalawa, kailangang isulat ang mahalagang detalye sa inyong kwaderno dahil makatutulong ito sa inyo na maalala ang paksa. Ikatlo, kailangang bukas ang isipan na tanggapin at unawain ang ating leksyon. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa gawaing ito. Inaasahan namin na sa pamamagitan ng module na ito ay mararanasan mo ang isang makabuluhan, masining at malalim na pagkatuto at pag-unawa sa mga kasanayang pampagkatuto. Laging isaisip na ang module na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Gayunin itong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng eskwelahan. Hangad din itong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ang mga sumusunod ay mga paalala kung paano gagamitin ang module. Una, gamitin ang module ng may pag-iingat. Huwag susulatan ang bawat pahina nito. Gumamit ng ibang papel na maaaring sulatan ng mga kasagutan mula sa iba't ibang kasanayan. Ikalawa, huwag kalimutang sagutin ang subukin natin bago dumako sa susunod na gawain. Ikatlo, basahin at unawaing mabuti ang mga panuto bago isagawa ang mga gawain. Ikaapat, inaasahan ang iyong katapatan at integridad sa pagsagawa, pagsagot at pagwawasto ng mga gawain. Ikalima, tapusin muna ang kahingian ng bawat bahagi bago pa dumako sa susunod na gawain. Ika-anim at panghuli, isauri ang module sa inyong guro o tagapagdaloy pagkatapos ng mga gawain.
Kung meron kayong kinahihirapan sa pagsagot sa mga iniga ang gawain, huwag mag-atubiling kumonsulta sa inyong guro o tagapagdaloy. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa gawain ito. Inaasahan namin na sa module na ito ay mararanasan mong isang makabuluhan, masining at malalim na pagkatuto at pag-unawa sa mga kasanayang pampagkatuto. At naniniwala kami na kaya ninyo ito. Ngayon ay dadako na tayo sa bahaging alamin natin. Handa na ba kayo? Heto, simulan na natin. Ang mga kasanayan na dapat matutunan sa araling ito ay ang mga sumusunod. Una, na pag-iiba ang katotohanan, facts, sa hinuha, inferences, opinion at personal na interpretasyon ng kausap. Pangalawa, na iisa-isa ang mga positibo at negatibong pahayag. Pangatlo, nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Ayon, batay, sang-ayon sa akala, at iba pa. Ngayon ay dadako naman tayo sa bahaging subukin natin. Huwag kang mag-alala sa bahaging ito. Sinusukat lamang dito ang iyong dati ng kalaman tungkol sa pagsak. Sa bahaging ito, basahin ang seleksyon na nasa inyong module. Pagkatapos ay ibigay ang hinihinging sagot sa bawat bilang. Isulat lamang ang letra na katumbas ng iyong sagot sa sagotang papel. Para sa bilang isa, alin sa sumusunod ang paksa ng komentaryong pangradyo? A. Pagtaas ng presyo ng mga birihin gaya ng sigarilyo at alak. B. Pagpasa sa sentax bill. C. Pagtutor ng mga senador sa pagpasa ng bill. D. Paghihirap ng mga magtatabako dahil sa sentax bill. Para sa bilang dalawa, alin sa sumusunod ang may tuturing na negatibong pahayag? A. Kasado na raw ang sentax bill sa Senado. B. Tama ka dyan, nakatulong dyan ang pagsang-ayon ni Pinoy. C. Inaasahan na tataas ang makokorektang buwis dahil sa sentax bill. D. Magdudurusa ang mga magtatabako dahil sa pagtaas ng buwis na sisilingin sa mga kumpanya ng sigarilyo. Para sa bilang tatlo, alin sa sumusunod ang may tuturing na opinyon? A. Naipasa na ang sentax bill sa Senado. B. Nakatulong ang pagsan-ayon ni Pinoy sa sentax bill. C. Bali-balita ngang dalawang senador ang bumoto laban sa pagpasa ng bill na yane. D. Tinutulan ng ilang senador ang pagpasa ng panukalang batas. O ulitin ko sa bilang tatlo. Alin sa sumusunod ang maituturing na opinyon? A. Naipasa na ang sentax bill sa Senado. B. Nakatulong ang pagsayang-ayon ni Pinoy sa sentax bill. C. Bali-balita ng dalawang senador ang bumoto laban sa pagpasa ng bill na yane. D. Tinutulungan ng ilang senador ang pagpasa ng panukalang batas. Para sa bilang apat, hindi bali ng maraming mamatay dahil sa kanser sa baga, manalo lang sa eleksyon. Ano ang pinapahiwatig na opinyon sa pahayag? A. Marami ang mamamatay dahil sa paninigarilyo. B. May mga politiko na hindi pumapayag sa panukalang batas dahil nais na mapaboran ng publiko sa parating na eleksyon. C. Siguradong matatalo sa eleksyon ang mga politikong pabor sa panukalang batas. D. Maraming politiko ang napapahamak dahil sa paninigarilyo. Para sa bilang lima, alin sa sumusunod ang may tuturing na broadcast media? A. Comics at magazine. B. Radio at television. C. Pelikula at television. D. Aklat at pahayagan. Ngayon, alamin natin kung ilan ang nakuha ninyong angkop na sagot. Para sa bilang isa, ang tamang sagot ay titik B, pagpasa sa sentax bill. Para sa bilang dalawa, sa tanong na alin sa sumusunod ang may tuturing na negatibong pahayag, ang wastong sagot ay titik D, magdurusa ang mga magtatabako dahil
sa pagtaas ng buwis na sisingilin sa mga kumpanya ng sigarilyo. Para sa bilang tatlo, ang wastong sagot ay Titik C. Bali-balitang ang dalawang senador ang bumoto laban sa pagpapasa ng bill na yan eh. Para sa bilang apat, ang wastong sagot ay Titik B. May mga politiko na hindi pumapayog sa panakalang batas dahil nais na pababuran ng publiko sa parating na eleksyon. At para sa bilang lima, ang wastong sagot ay Titik B, radyo at telebisyon. Meron tayong limang puntos na nakalaan sa gawaing ito. Ilan ang nakuha ninyong score? Kung apat o lima ang nakuha mong puntos, binabati kita dahil ang ibig sabihin niyan ay malawak na ang iyong kalaman sa ating tatalakayang paksa. Kung tatlo o di kayo mababa pa sa tatlo ang score ninyo, huwag kayong mag-alala dahil ang sinusukat lamang dito ay ang naimbak ninyong kalaman sa paksang tatalakayin. Ngayon ay dadako na tayo sa bahaging aralin natin. Naging madali ba sa iyo ang unang gawain? Saan ka nagkamali? Ayos lang yan. Mas mauunawaan mo ng lubos ang aralin sa susunod pa nating gawain. Hindi ba kay sarap sa pakiramdam ang magpaduyan-duyan sa ilalim ng puno kasabay ng pakikinig ng musika mula sa radyo ni nanay? Napapaindak at napapangiti ka na lang sa saliw ng mga sikat na awitin. Habang nagpapahinga ka ay nadaragdagan pa ang iyong kaalaman sa mahahalaging pangyayari sa paligid sapagkat ang mga komentarista ay pinag-uusapan ang mahahalagang paksa ng ating bayan. Ano ang pinakahuling karanasan mo kasama ang radyo ng inyong pamilya? Ano ang iyong pakiramdam habang nakikinig sa mga komentaristang tahas ang ipinaliliwanag ang kanilang panig sa mahalagang isyu sa lipunan? Naging negatibo ba o positibo ang dala ng kanilang mga argumento para sa iyo? Ano pa man ang iyong tugon, tiyak akong may napulot at natutuhan ka sa karanasan mong iyon. Sukiin ang halimbawa ng palita ng kuro-kuro ng mga komentarista sa radyo. Pansinin kung paano nila inilahad ang kanilang saloobin at iniisip sa paksang kanilang pinag-uusapan. Pakinggan at unawain ng maayos ang sagutan ng dalawang komentaristang si Roel at Maki upang masagot ang mga inihandang katanungan. Roel, partner, talaga namang mainit na isyo ngayon yung Freedom of Information Bill na hindi maipasa-pasa sa Senado. Maki, oo nga partner. Naku, sinabi nga ng iba kung ang FOI daw ay Freedom of Income, ay malamang nagkukumahog pa ang mga politiko na ipasa yan kahit na nakapikit. Roel, sinabi mo pa partner. Maki, ano ba talaga yung FOI partner? Roel, sangayon sa Section 6 ng panukalang batas na ito, bibigyan ng kagayaan ang publiko na makita at masuri ang mga opisyal na transaksyon ng mga ahensya ng gobyerno. Maki, naku, delikado naman pala yan. Di magdiriwang na ang mga chismosa at pakialamero sa Pilipinas. Issue dito, issue doon na naman yan. Demanda dito, demanda roon. Pagkatapos mong pakinggan ang sagutan ng dalawang komentarista, ay sagutin mo naman ang sumusunod na mga katanungan. Isulat ang tugon sa iyong sagutang papel. Tanong para sa bilang isa. Ano ang paksang pinag-uusapan sa binasang komentaryong pangradyo? Tanong para sa bilang dalawa. Paano ipinahayag ng mga komentarista ang kanilang saloobin sa paksang pinag-uusapan? Para sa bilang tatlo. Alin sa kanilang pahayag ang maituturing mong negatibo? Alin ang positibo? Bakit? Tanong para sa bilang apat. Alin sa mga pahayag nila ang maituturing mong katotohanan? Alin naman ang opinyon? At para sa bilang lima, ano sa tingin mo ang magiging kahihinatnan ng Freedom of Information Bill batay sa talakayan ng mga komentarista? Ngayon ay iunat-unat ninyo muna ang inyong mga katawan at manatiling nakantabay. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang mga patalastas. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by
Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. At tayo'y nagbabalik sa Himpapawid. Tumpak nga ang inyong tugon kanina. Freedom of Information Bill nga ang naging paksa ng iyong binasang komentaryong pangradyo. Ang komentaryong pangradyo ay isa sa mga programang kinahuhumalingan nating mga Filipino. Komentarista naman ang tawag sa mga taong nasa likod nito. Ang mga programang tulad nito ay may layuning magbibigay kritik o puna sa mga mahahalagang paksa sa lipunan. Sa proseso ng mahusay na pagkikritik, kalimitang sinusuri ang lahat ng aspeto ng paksa. Madalas na gumagamit ang mga komentarista ng mga pahayag o mga salitang nagsasaad ng pagkagusto o pagsang-ayon at di pagkagusto o pagsalungat sa sinusuri. Sa prosesong ito, pumapasok ang konsepto ng positibo at negatibong pahayag. Positibo ang isang pahayag kung ito ay nagpapakita ng pagkagusto o pagsang-ayon. Negatibo naman ito kung nagpapakita ito ng di pagkagusto o pagsalungat sa paksang pinag-uusapan. Pansinin ang ilan sa mga salita na nagsasaad ng positibo at negatibong pagpapahayag. Sa positibong pahayag ay maaari kang gumamit ng mga hudyat na gustong gusto ko, naibigan ko, hangang-hanga ako, paborito ko. Maaari rin kayong gumamit ng panlaping napaka tapos dagdagan ninyo ng pang-uri na nagpapahayag ng pagsang-ayon. Sa pagpapahayag ng negatibong komentaryo ay maaari rin kayong gumamit ng mga hudyat na. Sa pagpapahayag ng negatibong komentaryo ay maaari rin kayong gumamit ng mga hudyat na. Hindi ko gusto, hindi ko ibig, hindi ko natipuhan, hindi ayon sa panlasa ko. At pwede rin kayong gumamit ng panlaping napaka at dudugtungan ng pang-uri na nagpapahayag ng pagsalungat. Ngayong napag-aralan mo na ang konsepto ng negatibo at positibong pahayag, tama ba ang iyong naging sagot sa ikatlong tanong? Kung nagkamali ka, ay ayos lang. At kung tama, ay pinabati kita. Sa bahaging ito, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa katotohanan o may katumbas sa Ingles na facts at hinuha na may katumbas sa Ingles na inferences. At isama rin natin ang opinyon. Bilang matalinong tagapakinig, nararapat lamang na magkaroon tayo ng kakayahang makilala ang mga una ng nabanggit upang makabubuo tayo ng makabaluhang pasya lalo na sa mga mahahalagang isyong pinag-uusapan. Ang isang pahayag ay katotohanan kung ito ay nagsasaad ng mga ideyang tiyak, may batayan at napatutunayan ng mga ebidensya. Samantala, ang isang pahayag ay opinyon kung ito ay kuro-kuro, palagay at nakabase lamang sa salaobin ng isang individual. Walang itong tiyak na basehan at hindi napatutunayang totoo. Ang paghihinuha naman ay itinuturing na matalinong panghuhula. Ibig sabihin, nakabubuo ka ng isang matalinong hula batay sa iyong narinig o nabasa.
Ganun pa man, walang katiyakang magaganap ang isang hinuha. Ito ay maaari o hindi maaaring mangyari sapagkat ito ay palagay lamang. Ba't sa pagpapakahulugang iyong natunghayan, tama ba ang iyong mga sagot sa bilang 4 at 5? Magaling kung ganito rin ang iyong mga sagot. Mga pahayag na naglalahat ng opinyon. Maki, naku, delikado naman pala yan. E di magdiriwang na ang mga chismosa at pakialamero sa Pilipinas. Issue dito, issue doon na naman yan. Demanda dito, demanda roon. Nagpapahayag naman ng katotohanan ang mga sumusunod. Rowel, sang-ayon sa Section 6 ng panukalang batas na ito, e bibigyan ng kalayaan ang publiko na makita at masuri ang mga opisyal na transaksyon ng mga ahensya ng gobyerno. Sa puntong ito, tiyak kong mapatutunayan mo na kung bakit itinuring na opinyon ang pahayag ni Maki sa itaas, samantalang makatotohanan naman kay Rowel. Paano mo sinagot ang huling tanong? Ano sa tingin mo ang kinahihinatnan ng Freedom of Information Bill batay sa iyong nabasang palitan ng komentaryo? Maipapasa kaya ito o ibabasura lang sa Senado? Ang iyong tugon sa tanong ito ay isang mabuting halimbawa ng isang hinuha. Batay sa iyong binasa, nakabuo ka ng isang matalinong hula kung ano ang mangyayari sa Freedom of Information Bill na hinaharap. Ang iyong palagay sapagkat isang hinuha ay maaaring mangyayari o hindi sa hinaharap. Napansin mo ba kung paano ipinahayag ng mga komentarista ang kanilang pananaw sa isyong kanilang pinag-uusapan? Ano ang mga salitang gamit nila? Sa pagpapahayag ng pananaw, may mga salita tayong madalas na ginagamit. Ito ay tinatawag na mga konseptong pananaw. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: ayon, batay, para, sang-ayon sa, sang-ayon kay, ganoon din sa paniniwala, pananaw, akala ko, ni, nang, at iba pa. Halimbawa, batay sa Artikulo 6, Seksyon 13 ng Saligang Batas, ang pambansang wika ng Pilipinas ay tatawaging Filipino. May mga ekspresyon din na nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng pananaw. Halimbawa nito ay gayunman, di tulad ng, sa ibang banda, sa kabilang dako. Halimbawa, sa isang banda, mabuti na rin sigurong nangyari iyon upang magising sila sa katotohanan. Nasundan mo ba ng maayos ang diskusyon? May tiwala ako sa inyo. Alam kong nakuha mo ng maayos ang mahahalagang impormasyon na ating tinalakay. Ngayon ay dadako tayo sa bahaging gawin natin. Hanapin mula sa kahon ang angkop na positibo o negatibong pahayag para mabuo ang diwa ng pangungusap. Piliin lamang ang titik na katumbas ng iyong sagot at isulat ito sa sagotang papel. Sa unang bahagi ay nahahati sa positibo at negatibong pahayag. Uunahin natin ang positibong pahayag. Ang pagpipilian ay A. Hangang-hanga ako, B. Napakahusay, C. Gustong-gusto ko. Para sa item 1, puwang ng nabuong plano upang masusunan ang problema. Puwang ng nabuong plano upang masusunan ang problema. Para sa item 2, puwang sa pagiging mapagkumbaba si Alan. Puwang sa pagiging mapagkumbaba si Alan. Para sa item 3, puwang ang mamamasyal tuwing Sabado. Puwang ang mamamasyal tuwing Sabado. Sa ikalawang bahagi ay negatibong pahayag naman. Ang pagpipilian ay A. Hindi ko natipuhan, B. Napakasakit, C. Hindi ko gusto. Para sa item 4, puwang
ang pagdadabog ng aking kapatid kanina. Puwang, ang pagdadabog ng aking kapatid kanina. Para sa item 5, puwang ang taong namimintas. Puwang ang taong namimintas. Magpatuloy tayo sa ikalawang bahagi ng aralin natin. Narito ang panuto. Kaugnay ng positibo at negatibong pahayag, ilahad ang iyong saloobin tungkol sa mga sumusunod na pangyayari. Lagyan ng check ang iyong nagustuhan at ikis naman ang hindi. Pagkatapos ay ipaliwanag ang iyong sagot. Para sa item 6, pagpapatupad ng curfew sa panahon ng pandemya. Pagpapatupad ng curfew sa panahon ng pandemya. Para sa item 7, paglalaro ng Mobile Legends buong hapon pagkatapos sagutan ang mga module. Paglalaro ng Mobile Legends buong hapon pagkatapos sagutan ang mga module. Para sa item 8, pagmamano at pagbibigay respeto sa mga nakakatanda. Pagmamano at pagbibigay respeto sa mga nakakatanda. Para sa item 9, pagpapahayag ng saloobin sa mahahalagang usapin sa tahanan bilang isang anak. Para sa item 10, pagpapatawad sa kalarong nakapanakit sa iyo. Pagpapatawad sa mga kalarong nakapanakit sa iyo. At dahil tapos na tayo sa bahaging gawin natin, tutuloy na tayo sa bahaging sanayin natin. Ito ay ang pagsusuri sa katotohanan at opinyon. Panuto, tukuyin kung saan napapabilang ang sumusunod na pahayag. Iguhit ang emoji na nakangiti kung ito ay nagpapahayag ng katotohanan. At emoji na nakasimangot ang iguhit kung ito ay opinyon. Para sa item 1, ang Pilipinas ay isang archipelago. Ang Pilipinas ay isang archipelago. Para sa item 2, agila ang ating pambansang ibon. Agila ang ating pambansang ibon. Para sa item 3, batay sa resulta ng imbestigasyon, si Juan nga ang nagnakaw sa pera. Batay sa resulta ng imbestigasyon, si Juan nga ang nagnakaw sa pera. Para sa item 4, masarap daw kumain sa bukid ayon kay Jose. Masarap daw ang kumain sa bukid ayon kay Jose. Para sa item 5, para kay CJ, ang kanyang ama ang pinakamahusay na mang-aawit. Para kay CJ, ang kanyang ama ang pinakamahusay na mang-aawit. Para sa item 6, sa mata ni Liam, si Lapu-Lapu ang pinakamatapang na bayani. Sa mata ni Liam, si Lapu-Lapu ang pinakamatapang na bayani. Para sa item 7, ang Pilipinas ay naging kolonya ng Espanya sa loob ng 333 taon. Ang Pilipinas ay naging kolonya ng Espanya sa loob ng 333 taon. Para sa item 8, batay sa Philippine Statistical Authority, 5.99% ng kabataang babae sa Pilipinas ay nakaranas ng maagang pagbubuntis. Batay sa Philippine Statistical Authority, 5.99% ng kabataang babae sa Pilipinas ay nakaranas ng maagang pagbubuntis. Para sa item 9, sa palagay ni V, uulan na naman ng malakas mamaya. Sa palagay ni V, uulan na naman ng malakas mamaya. Para sa item 10, si Jose Rizal ang pamansang bayani ng Pilipinas. Si Jose Rizal ang pamansang bayani ng Pilipinas. Ngayon ay dadako naman tayo sa tandaan natin. Puna ng wastong salita ang mga pangungusap upang mabuo ang diwa ng talata.
diriin sa loob ng kahon ang angkop na salita. Ito ang mga salitang pagpipilian: katotohanan, negatibo, opinyon, positibo, hinuha. Sa pagsusuri ng maayos sa isang paksa, kailangang tingnan ang lahat ng aspeto nito. Nagkakaroon ng puwang pananaw ang tagasuri kung nagugustuhan o sumasang-ayon siya sa pinag-uusapan. Puwang naman ang kanyang pananaw kung tumututog siya sa paksang inilalahad. Sa pagbabasa at pakikinig, mahalaga ring suriin ang lahat ng impormasyong natatanggap. Ang isang pahayag ay puwang kung ito ay nagsasaad ng mga ideyang tiyak na may batayan at napatutunayan ng mga ebidensya. Ito ay puwang kung ito ay kuro-kuro, palagay at nakabase lamang sa saloobin ng isang individual. Ang puwang naman ay itinuturing na matalinong panghuhula. Nasagot niyo ba ng maayos ang bahaging tandaan natin? Mabuti naman kung ganun. Ngayon ay magpatuloy na tayo sa bahaging suriin natin. Tulad ng isang komentarista sa radyo, bibigyan ka ng pagkakataon sa bahaging ito na ibahagi ang iyong pananaw sa mga mahahalagang paksa sa lipunan. Kayang-kaya mo ito. Magsaliksik sa mga sumusunod na paksa. Gamit ang mga konsepto ng pananaw, ipahayag ang iyong saloobin sa sumusunod na paksa. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Para sa item 1, R.H. Beale. Item 2, Pagbabalik ng parusang kamatayan. Para sa item 3, Maagang pagbubuntis. Para sa item 4, Maagang pag-aasawa. At para sa item 5, Pandemyang dulot ng COVID-19. Sa pagkakataong ito ay mag-unat-unat muna tayo at manatiling makaantabay sa himpilang ito. Magbabalik kami pagkatapos ng ilang patalastas. The Radyo Z-Skwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. At tayo'y nagbabalik sa himpapawid. At dahil tapos na tayo sa suriin natin, dadako na tayo sa payabungin natin. Suriin ng mas masinsinan ang komentaryong panradyong aking babasahin. Pagkatapos ay tukuyin ang hinihinging sagot ng bawat bilang. Piliin lamang ang letra na katumbas ng iyong sagot. Kaya umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Komentarista 1. Kasado na raw ang syntax bill sa Senado, partner. Komentarista 2. Tama ka dyan. Mukhang makatutulong dyan ang pagsang-ayon ni Pinoy tungkol sa panukalang batas na yan. Komentarista 1. Naku, ibalibalitang ang dalawang senador ang bumoto laban sa pagpapasa ng bill na yan eh. Komentarista 2. Inaasahan, partner, na tataas ang makukulektang buwis mula sa mga kumpanya ng sigarilyo at alak dahil dito.
komentaristoan. Pero ayon kay La Union Representative Victor Ortega, magdurusa ang mga magtatabako dahil marami sa kanila ang maaring mawala ng trabaho. Komentarista to. Kaya naman pala todo papugi ang mga re-electionist na senador na bumoto laban sa bill na yan. Komentarista 1. Hindi bali ng maraming mamatay dahil sa cancer sa baga, manalo lang sa eleksyon. At narito ang mga katanungan. Para sa bilang isa, ang pangunahing kaisipan ng binasang akda ay A. Bawat individual ay may magagawa para sa ating lipunan. B. Bahala na ang kabataan kung kikilos sila. C. Makinig palagi ng mga dokumentaryong pangradyo. C. Makinig palagi ng mga dokumentaryong pangradyo. D. Mahalagang maging mulat sa mahalagang isyu sa lipunan. Para sa item 2, alin ang hindi kabilang sa pangkat? A. Tama ka dyan, mukhang makatutulong dyan sa pagsang-ayon ni Pinoy. A. Tama ka dyan, mukhang nakatulong dyan ang pagsang-ayon ni Pinoy tungkol sa panukalang batas na yan. B. Hindi bali ng maraming mamatay dahil sa cancer sa baga, manalo lang sa eleksyon. C. Naku, ibali-balita ng 2 senador ang bumoto laban sa pagpapasa ng bill na yan eh. D. Pero ayon kay La Union Representative Victor Ortega, magdurusa ang mga magtatabako dahil marami sa kanila ang maaaring mawala ng trabaho. Para sa item 3, ano ang posibleng hinuhang mabubuo batay sa komentaryong binasa? A. Kasado na ang syntax bill sa Senado. B. Maraming magtatabako ang magdurusa dahil sa syntax bill. C. Maraming mamamatay dahil sa cancer sa baga. D. 2 senador ang bumoto laban sa pagpasan ng syntax bill. Para sa item 4, paano ipinahayag ng mga komentarista ang kanilang saloobin sa paksa? A. Positibo ang kanilang pahayag. B. Negatibo ang kanilang pahayag. C. Wala silang kinikilingan sa paksa. D. Wala silang pakialam. Para sa bilang 5, paano makatutulong sa kamalayang panlipunan ang mga komentaryong pagadyo gaya ng halimbawang nabasa? A. Nalalaman ng publiko ang mga opinyon ng komentarista. B. Nabibigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na makinig ng mga pahayag ng mga personalidad. C. Natatalakay dito ang mahalagang isyong nagaganap sa isang bansa. D. Nakapagbibigay ito ng aliw sa mamamayang na tagapakinig. Paano makatutulong sa kamalayang panlipunan ang komentaryong pangradyo gaya ng halimbawang binabasa? A. Nalalaman ng publiko ang mga opinyon ng mga komentarista. B. Nabibigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na makinig ng mga pahayag ng mga personalidad. C. Natatalakay dito ang mahahalagang isyong nagaganap sa isang bansa. D. Nakapagbibigay ito ng aliw sa mamamayang nakikinig. At dadako na tayo sa pagnilaya natin. Binabati ko kayo at narito na tayo sa pinakahuling bahagi ng module na ito. Kaya makinig at isa puso ang sumusunod na talata. Hindi lahat ng ating naririnig o nababasa ay tama. Kung gayon, mahalagang maging mapanuri tayo sa mga impormasyong ating natanggap. Sa pamamagitan ng kakayahang matukoy ang katotohanan, opinyon at hinuha sa anumang nabasa o napakinggan ay maiiwasan natin ang pagbuo ng maling paglalahat. Nakatutulong din itong maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Upang magkaroon ng malinaw na pananaw sa isang paksa, mahalaga ring mailalahad ang mga positibo at negatibong aspeto ng mga ito. Sa pamamagitan nito, nailalahad natin bilang mambabasa o tagapakinig ang ating panig ng may wastong basihan.
maging mabahagi ka ng solusyon. Huwag agad maniwala sa mga maling impormasyon. Matutong suriin ang lahat ng nababasa at napakikinggan bago magbigay ng iyong opinyon. Isang leksyon na naman ang ating natapos at nakamitin natin ang kasanayan na una na pag-iiba ang katotohanan sa hinuha, opinyon at personal na interpretasyon ng kausap. Ikalawa, na iisa-isa ang mga positibo at negatibong pahayag. At ikatlo, nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pamamagitan ng konsepto ng pananaw batay ayon sang-ayon sa akala at iba pa. Siguraduhing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid para sa susunod pa nating mga leksyon. Muli ito si Teacher Cycris U. Madino, katuwang si Teacher Amelyn Jimenez. Laging tandaan, pagbutihin ang pag-aaral upang magkaroon ka ng maunlad na bukas. Hanggang sa muli, paalam! Rajzi Eskwela Executive and Technical Working Committee. The school's division superintendent, Euphemia T. Gamutin Seso 5. Assistant school's division superintendent, Dr. Romel R. Handayan. Curriculum implementation division OIC chief, Dr. Arlene B. Lim. School governance and operations division, Dr. Ruben J. Riponte. Program director, Dr. Arlene B. Lim. Assistant program director, Noemi P. Canales. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. L. De Cris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Dr. Grace D. Pontillas, Dr. Renato N. Pakpakin, Dr. Andy P. Cabodoc, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Ryan Villanueva, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard D. Apit, and Paz Eugenia Villucino. Technical Working Committee, Production and Communications, Lorelie E. Quijano, Given G. Hinampas, Judiland T. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen C. Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anjara L. Martesho, William R. Lanara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Ralph A. Tabanyag, Angelo C. Gutierrez Jr., Jade Karen R. Arais, Alisa May Garsuta, Sedi S. Caballero, and Jane S. Caballero. Sa Rajzi Eskwela, siguradong masaya. Right and only here at Z Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw, siguradong kuyaw.